Kasi wala na mga problema. Yung tampo niya na hindi mo. Maintindihan din ako ni ma'am nung panahon na yun. Nung panahon na yun talaga. Pinagbibintangan ako, tatakbo. Yun yung mga panahon na yun. Ay, hindi ko alam kung pati sa concert ni Daniel ano ako hindi pumunta kasi parang inusgahan ako ng mga tao na yung pagtulong ko sa kapwa may kapalit. Kaya nung oras na yun labong labo ako sa mga personal appearance, tapos yun na tsempo pa yun kainitan ng away namin ni Daniel. So, alam naman ng lahat na ang kambal ni Trinales ay si Kiko. Hindi naman ako pwede pumunta sa concert ni Ma'am at makipagkawayan kay Kiko doon. Personal yung away na ano, pinabanatan nila ako ng personal. So, pasensyahan tayo. Hindi, ganun talaga. Naipit kaming dalawa ni Ma'am sa sitwasyon na ayaw namin. Siguro, pagkatapos ng eleksyon, normalize ng lahat. Maging malamig na rin ang ulo ni Senator Kiko. Si Sharon, wala naman nga kayong problema. Pero kayo ba ni Senator Kiko, pwede pa bang magkaayos? Huwag muna ngayon eh. Kasi isa nga, masyado nila akong minaliit. Ni Trillanes. Hindi ko alam. Tinatawag nila daw akong bata daw. Pero sila naman yung nagtatago doon. Ewan ko. Kasi ako, totoo lang, kung pwedeng walang usapan eh. Kung talagang galit kayo sa akin, makita tayo, hindi labas yung galit ko sa akin. Kasi hindi ako sanay sa salitaan. Lalo na ako, hindi man ako politiko. Kung nagsasalita man ako ng laban sa mga politiko, kasi ang taas ng taas ko, karapatan kong magsalita. Hindi dahil gusto kong mag-politika. Hindi ko pagpapalitan showbiz kung sa politika lang. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po.